nagtatae yung ating mga batang kambing. Yan po. So, ano ba dapat nating gawin? Mga langga. Nako, problema to. So para po mas maintindihan natin bakit ba nagtatai yung ating batang kambing. Kasi nga po pag nag-edad na po sila 3 weeks up to 3 months old, eh yan po, puspusa na silang kumakain ng damo. At yung pinaka problema po dun eh, pag kumain sila ng damo sa umaga na medyo basa pa, eh napupulot po nila dyan yung tinatawag nating coccidia, mga itlog ng coccidia na pag dumami na yan sa kanilang chan, eh dyan po nag-uumpisa po silang magtatae, kasi parang parasitiko po siya na yun po nagpapahina ng rumen ng ating mga batang kambing. So unang gawin po natin mga kakambing, eh hiwalay na lang muna natin sila sa kanilang inahin at huwag na lang munang pasamahin sa kanila pag kumakain sila ng damo sa umaga. Kumuha lang po tayo ng tamang dami ng oregano at i-rinse lang po natin ito sa pinakuluang tubig na naging maligamgam na ng at least po mga 8 minutes para po 8 to 10 minutes po para po at least mapalabas natin lumaya ang mga kinakulang oil dyan sa loob at saka mga enzymes ng oregano po para gamitin po natin na panglaban, ipainom sa kanila habang hindi pa maganda ang kanilang kalagayan. So, yan po. Depende na po sa atin kung gaano karami yung gusto nating pigain dyan. Wala naman pong limit dyan. As long as pwede po natin siyang magagamit sa loob po ng isang linggo mga kameme. Marahil ay mas maganda pag nagtanim na rin tayo ng oregano sa ating bakuran para po talaga na anytime magkakaroon ng ganitong sakit sa ating kambing ay may mapupulot na tayong oregano. And pagkatapos po nan, ano po natin, i-drain po natin yung tubig niyan ng mabuti. Gumamit lang po tayo ng malinis na pinggan or anything na kahit anong klaseng plato, basta malinis lang po siya at pigain po natin ng pigain niyan. Hanggang po sa mapalabas po natin yung katas ng oregano. Ito po yung ginawa natin mga kameme. Manumanong paggawa ng oregano extract po para po sa pagbigay ng solusyon sa problema natin sa mga batang kambing natin na nagtatai po. Pasintabi lang po sa mga kumakain dyan. Marahil hindi po ito magiging magandang mga terms na inyong marinig mula sa atin kasi po nagbibigay po tayo ng instruction kung paano po magamot yung mga baby kambing natin na hindi maganda ang kanilang kalusugan dahil nag-uumpisa na po silang naglalabas ng hindi magandang particles ng kanilang dumi. Gumamit po tayo ng syringe po bawat isa sa mga baby kambing natin. Pwede po tayong maglagay nitong extract nito 2 ml hanggang 3 ml po sa bawat baby kambing na papainumin natin. At wala naman po siguro itong overdosage dahil po organic at saka natural elements po ito, natural ways po ito. Yun po, at least po 2 to 3 ml ng extract na ito. Gagawin po natin ito araw-araw. Hanggang sa bumalik na ang kalusugan ng ating mga baby kambing. And so, isa-isa po natin silang bigyan ng ating extract or extract ng bawat baby kambing po para po mabilis po silang maka-recover sa kanilang karamdaman. Kasi po yung ating oregano oil extract po ay isa sa pinaka-known, well-known po talaga yan na mabisa po talaga sa ating mga kambing, lalo-lalo na po sa baby kambing po habang maliit pa sila. Habang hindi pa po sila talagang pwedeng na
gamitan na po ng mga worm natin, ng mga elements, kaya po ng albendazole. Yun po mga kameme. Isa rin po na mailalagay natin ay tinatawag ating salt solution. Ito na po, nagawa na po natin ito. Ano ba yung composition nito? Mangyari po, magpakulo lang tayo ng kulang-kulang isang litrong tubig. Yun po. At nang hindi na siya masyadong mainit ay maglagay lang po tayo dito ng tawag doon 6 teaspoon na salt at 1 teaspoon na sugar. At magbibigay po tayo nito 10 ml sa bawat batang kambing araw-araw. Yun lang po, 10 ml per day. Para po masupplement yung kulang na nilang electrolytes sa katawan na pwede silang ma-dehydrate. Kaya isa yan po sa pinanggagawa natin talaga para magiging malusog yung ating baby kambing. Kaya po nang sabi natin kanina, igawin po natin ito araw-araw hanggang 1 week po, hanggang manumbalik na po talaga ang kalusugan ng ating mga baby kambing. Kasi po, kaya ito yung kanilang sabi na natin, kanilang Orisol po talaga. Kaya rin po ng tao, gawin na gamitan natin ng Orisol para po mabilis na ma-replace yung mga nawalang electrolytes sa kanilang katawan. This is Baby Mustang Junior and this is Farah Ferrari, his sister, babae at lalaki. Wow, cute na cute. Pero isang bagay na gusto ko ipaalam sa inyo mga kalangga, mga kameme, pag nagtatai yung ating mga baby kambing, huwag na lang pabayaan. Nasasabihin natin na ay okay lang yan, darating yung mga araw ayos lang, makukuha rin yan. Huwag pong hintayin yon. Umaksyon na po kayo bago mamamatay yung ating mga baby kambing. Sayang na sayang po. Isipin natin para rin silang tao na nangangailangan ng tulong natin. Hindi nila alam kung anong nangyari sa kanila. We need to feed them the right food. We need them to put on a proper place. We need them to give medication. First aid medication po na talagang magbibigay sa ng pansin sa kanilang mga dinaramdam sa kanilang katawan. So ayun mga kakambing, second day lang ngayon ng pagpainom natin sa kanila ng oregano extract at salt solution. Nakita na yun natin ngayong umaga, biglang naging bilog na yung kanilang dumi. Diyan na po oh. Ganun po pala kabilis at ganun lang pala kadali kung gagamitan natin sila ng oregano extract oil at salt solution. Naging malakas na sila at saka dahil kanina ay malakas yung ulan, hindi na natin sila inilabas talaga. At binigyan natin sila nitong dahon ng saging. Ayan po. Dahon ng saging, dahon ng langka. Doon sa kabilang nila may dahon na rin ng kaimito at bayabas. Binigyan na naman natin sila ng dahon ng kamatsili at saka ng kunting ipil-ipil. Kahit ito lang po ay okay na. Maliit lang naman yung rumen ng ating mga baby kambing. Kaya kahit ganito lang, maubos nila maghapon, enough na po sa kanila ito. Yan nung nalaman natin na mabilis na mga pamaraan kung anong ipapakain natin sa ating mga kambing pag dinatnan po sila ng parang diarrhea sa tao na nagtatai po. So, expect po natin bukas is third day, maging mas maganda pa dito yung dumi nila. At saka yung pitan po nila, kahit ito po, ganyan na, dry na po ito. Dry na po ito, hindi na po ito basa. Kasi nga, naging, ano na nang dumi nila, naging tawag, naging bilog na kaagad. Second day pa lang ngayon, 2 times pa lang tayong nagbigay sa kanila. Mayroon pa tayong maraming oregano doon, extract. Yun lang pala kadali, mga kamimi, yung solusyon natin sa mga nagtatai nating baby kambing. Ito sila ay papasok pa lang ng 2 months old. Kaya, hiwalay lang natin sila. Yun yung mother nila sa kabila. Hiwalay lang natin sila sa crowd, sa herd. At dahil umuulan, huwag lang palabasin. Kasi baka bababa na naman yung resistensya nila. So hanggang dito na lang siguro, na-prove po natin. Second day pa lang, na-prove po natin. Ganun po katindi yung pagbibigay na lang natin sa kanila ng extract ng oregano. 3 ml nga, binigay ko sa kanila. Kasi hindi naman kasi pure oil extract lang yon, pero ganun po kadali. At saka mga langga,
piliin natin yung ipapakain sa kanila. Talagang yung mga dahon na hindi magpapadagdag ng kanilang diarrhea, ito po yung mga alam natin sumulat sa poll na naging effective na rin sa tao, effective rin pala sa hayop. Gaya ng kaimito, ng langka, ng bayabas. Mga medicinal plants po kasi sila. Kaya pag nagkakaroon ng problema sa rumen ng ating mga baby kambing, hindi naman kailangan mag-deworm kaagad. Dahil malakas yung kanilang katawan, mataba naman po sila talaga. Oh. Ina naman yun yung katawan, mataba po sila. Kaya ito yung nakita nating ebidensya na nag-search na rin tayo. At saka nagtanong-tanong na rin tayo sa mga eksperto sa pagkakambing. Talagang effective po yung extract na oregano oil. Hanggang dito na lang. God bless us all. This is your friend, AgriTechMiss TV. Bye-bye na. Shout out to everyone. Sige. Kain na kayo ng kain. Pag naubos nyo naman mamaya, bundat na yung tiyan nyo. Kahit na mabundat dyan, hindi na yan diretsong magsisira ng tiyan nyo kasi pang ano talaga yan. Pang diarrhea disorder talaga yung mga dahon na ito. Lakas to. Balay yung mga konting problem. Just